Ang scenario is ano, let's say sumobra yung bayad mo sa vendor. Maybe this is how to clean up kung meron kang excess payment sa supplier mo. So may utang tayong 25,000 and then nag-issue tayo ng check. For whatever reason, nagsobra tayo ng 1 peso o kaya $1. Okay? So pag sinave natin to, okay, what will happen is naka negative AP. So how to clean this up, no? Okay, go to bank, mag-create ka ng pangalan ng vendor 2, account payable, and then deposit 1, and then tapatan mo siya ng other income. Add other expenses. Maybe pwede mo rin lagay yung pangalan ng vendor. So 1 din. Now, balance pa rin ng bank mo. Pero what happened is 0 na. Pero pag chinek mo ang open balance, hindi pa yan ano, ito pala. Pag chinek mo ang open balance ng vendor 2, mayroon pang dalawang transaction. Hindi alam ng QuickBook na dapat i-apply. So, kailangan i-apply muna natin. Alam lang niya, may existing dalawang transaction. So, go to bill payment. And the moment you select an invoice of vendor 2, yung excess na isa mag-a-apply. Tingnan nyo, ha. The moment I select this, the check will be automatically credited. So ayan na siya, credited use. So 0 na siya. Wala kang lalabas na pera. So that's how you do it, no? So ngayon, pag binalikan mo tong 0 pa rin, pero pag chinek mo ang open balance, malinis na. Both transactions are closed. Thank you.